So, ayan po, no, nagbabalik po muli ang CNY Computer Services. Magandang araw po sa ating lahat. As you can see, meron po tayong bagong i-repair ngayon. Pinadala pa po sa atin to. Galing na hindi magkakamali, Taguig City. So, galing yan kay Boss Walton. No? Bali, according to him, ang issue nito ay merong mga artifacts, no? So based dun sa kanyang sinend na issue, pakita ko sa inyo. So ayan guys, no, based sa kanya, ayan yung issue ng video card niya. Makikita niya meron siyang garbage, parang garbage display, no? Tapos yan, although nagagamit naman daw siya. So, aware naman na ako sa isyung ganyan, no. Dito sa video sinet niya sa atin, ayan, panoorin natin. Naman ako nakakita, baka nasend lang yan. So ito yung nagiging issue yung tayo mag-focus. Yan yung nagiging issue. So hindi ko pa na physical check yung video card. So gawin natin, buksan natin. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa ating main topic, yung ating GTX 1080, which is Strix Edition or yun, nilabas ng Asus Strix. Kita nyo siya kung pamilyar kayo sa mga video card na 1080s. Ito magandang klase ito na nilabas ng Asus kasi Strix. Siguro ang range ng price nito sa brand new is siguro maabot ng mga 30K something, yan. Or ngayon, mas mataas pa kasi before mga galang 30K nung hindi pa masyadong in demand or hindi pa masyadong mataas yung demand sa video card. So yun, nasa mga almost 40K siya ngayon sa market kung bibilin mo sa mga, lalo na sa mall, mas mahal. So yung second hand naman niya, pero mga 25, depende sa naman, depende sa nagbebenta. So pero ganun, mga 25 to 28. Before, mga ganun yung price ng brand new. So ngayon, mataas na. So ito siya, no, kung mapapansin nyo, intact pa yung kanyang warranty sticker. Hindi pa siya nagagalaw. At the same time, wala naman ako nakikita ano, unless mabuksan natin siya. Para maingatan natin yung ano, yung warranty sticker na gagawin tayo yun naman. So tara, no, buksan natin. Hindi ko na muna siya isasalta kasi baka lumala pa yung problema niya based dun sa nakita natin. So tugalayin muna natin mag-check ng resistance bago natin siya isalta para mas safe, no? Alam natin na pag na-check natin yung resistance, safe na siya isalpa ulit sa test bench natin, okay? Guys, ito na yung ating ano, no? Mapapansin nyo.
kanyang thermal base. Sobrang tuyo na. Ayan o. Tapos, kanina, nung ini-inspection ko siya, bawat parts, may napansin ako dito. Ayan. Mapapansin may corrosion dito. So, ito ay bahagi ng display. Display rail. So, ayan. Meron siyang corrosion dyan sa may mga capacitor na dalawa. Kung makikita nyo, pakita natin sa camera. No? Ayan guys, napapansin nyo naman. No? Malinaw na malinaw na naman. No? So, itong ano na to, ayan, ito, ayan, ayan. Papansin niya yan, oh, parang sira na, ano, napaka, ano niya na. Tapos ito, kung ikukumpara niyo, maayos itong dalawa. So, itong dalawa na to, papalitan na natin yan. Dalawang caps. Oh, ito. Kasi ano na siya, oh. 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 Madudurog na. So, possible, isa rin yan sa mga nagiging dahilan ng garbage display kasi related yan sa display itong data line na yan. Mamaya lilinisin natin saka papalitan natin ang dalawang capacitor para ma-check natin yung dalawang yan. So, dito naman sa ating PCB board, pinakita ko kanina, dried na yung thermal paste. So, papalitan din natin yun. Ito. Ayan, balik tayo dito sa ating PCB board. Physical check tayo. Okay naman. So far, madumi lang talaga siya. Tsaka dry na to. So mag-check muna tayo ng resistance sa ating... Check tayo ng resistance. Muna natin i-check yung ating memory. So, sa beacon, check natin yung beacon natin, which is meron tayo 2.9, tapos ating resistance sa may ano ay 2.7, which is good. So kasi talagang normal na low resistance ang ating beacon. So natin i-check ay yung ating I think ito yung memory. Mapapansin nyo nakaiwalay siya. Nakaiwalay. Meron siyang separation. Data line separation. Ayan. So, I think ito yung memory. So, check natin yung memory. Siguro mga 30 ohms. So, 70 ohms and up. Sa ganitong GPU ay normal. 75 ohms. Normal naman siya. So, ito na yung pinaka-beacon natin. Kasi para malaman nyo na yun yung beacon, mapapansin nyo yung MOSFET. So, possible ito controller naman itong isa. Check natin. Okay, controller. So, isa yung power to VRAM, isa controller. So, mapapansin nyo kasi yan dito sa MOSFET na ito. Yung tatlo. MOSFET na tatlo na yan. Ayun yung power. Power nyo dito. Wow. So, itong ating driver MOSFET na ito na I think ano to, IR. Yan yung ating beacon. Yan na yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phase sa beacon. So, itong mga inductor natin, it's either one of these is 1.8 volts and 12 volts rail.
based dun sa resistance ng ating VRAM and VRAM controller is perfectly good naman, no? So wala tayong problema doon. Dun sa beacon natin wala namang problema. Check natin kung ito yung 1.8. Dapat meron tayo kilo ohm. So possible ito yung 1.8 volts natin, kasi itong dalawa ay 12 volts. Ito yung 1.8. Good din sa ating display rail PCIe. Check natin para makita nyo malinaw. Meron tayo 53 ohms, which is good again. Ayos, maayos yung natin, display rail natin. So, ano siya? Safe naman siyang i-plug. Pero before natin siya i-plug, siguro, tulad nung pinakita ko sa inyo kanina, i-replace muna natin yan. Okay? Lilinisin na rin natin. Okay? Sige. Mamaya na lang, doon na lang muna sa bahay. Yan guys, dahil matigas na yung ano, yung thermal paste, hindi na kayang punasan eh. Pinamitan natin siya ng contact cleaner. Kasi madali matunaw ang thermal paste na sobrang tigas sa pamamagitan ng contact cleaner. Madali siyang nalulusaw agad. Saka natin siya pupunasan ng tissue. Natin yung ating replace na ano, capacitor. Ito na yung dalawang cups natin, yung capacitor natin. Ang gati, tanggalin naman natin yung correction. Natin yung resist, yung ano, microfarad. Sa microfarad tayo.
ito rin, wala. Dito sa katabi. Yeah, meron, di ba? Yeah, meron. So, dito, balik tayo dito ulit. Wala. Wala siyang reading. So, papalitan natin itong dalawang to. Ayan, itong dalawang to, papalitan natin. Papalitan natin yung dalawang yan. Para mawala na yung garbage. Ulitin natin na pakita ko. So, dito sa dito sa maayos na capacitor. Dito tayo. Sa katabi. Meron tayong 201. Kita nyo ba? Sorry guys na, hindi mo kita. So ito yung multimeter natin. Tayo sa ulitin natin, dito tayo sa walang corrosion na MOSFET. Ito yan, dito tayo naman, no, ito yung may corrosion. Ayan, dito tayo sa may walang corrosion. Ang reading ay 202. Nanoparat. Sorry, hindi pala microparat yan. Nanoparat. 201 nanoparat. Dito sa ating corroded capacitor, wala tayong reading. Dun sa isa rin, ay wala rin tayong reading. So, dito naman sa isa, dito sa mas nauna, meron tayong 210 nanoparat, which is normal, no? Normal lang yan na minsan, di ba, ay 201, 210. Huwag lang bababa ng 150, I think, na nanoparat. So, itong dalawa, re-replace natin yan kasi wala silang reading. Papalitan natin ang bago. Okay?
natin kung may reading na tayo. Okay, check natin kung may reading tayo. Kung natin yung light para makita. Ito sa ating meron na tayong 249. Nakita nyo na. Meron na tayo 250. Sa isa naman ay meron na tayong 271. So safe na yung ating PCI. Ito yung ating display rail. Pwede na natin siyang i-assemble ulit. Tapos sasalpak na natin sa test bench. Yun guys, no, ito na yung ating ano, nasa test bench na. So naka-ready na rin yung ating mga ano, yung 6 pin saka 8 pin power. So magpa-power on na tayo. Tingnan natin kung may pagbabago. Power on. Nagiinit na yung chip. At meron na tayong display. At patayin na natin. So yun guys, no, as you can see, meron na tayong display. Assemble na natin siya. Lagyan natin thermal paste na bago. Tapos stress test tayo. Okay. So yun guys, no, as you can see, nandito na tayo sa ating medyo card. So far okay naman na siya. Good na. So mag-check tayo ng ating sensor kung meron pa ba tayong problema sa PCI natin. And kung mapapansin nyo, naka so far so good. Mag-stress test tayo. LATB. Okay. So ayan, nasa working condition na siya. Hindi katulad nung nakita natin sa sined na sa ating picture or photo, may mga artifacts. So ngayon wala na. Wala na yung parang mga garbage display. Wala na dahil yun sa ating shorted na capacitor dun sa PCI slot malapit or sa display rail. So malaking ano yun, malaking cost na na-short siya sa ating display. So na-check ko yung VRAM. Okay naman, good naman. Bali, sa mga magpapa-repair po, kindly PM lang po sa aming page. At patuloy po sana kayong sumubaybay sa mga videos na ina-upload po natin. So siguro in sa isang buwan makapag-upload tayo ng 2 or 3 videos. Siyempre medyo busy rin tayo. So ayan guys, no, maraming salamat po sa ating lahat. At magandang araw po.